kwentong inyong mapanood ay hango sa mga pangyayaring malayang inilahad ni Kirby at Corazon. Maalaala mo kaya August 24, 2019. Ito ay tungkol sa isang ina at anak. Galing sila sa palengke. At sinabi ng kanyang anak, maitapon mo na yan, ang sigarilyo, baka makita ka pa ni Papa. Sabi ng kanyang ama, naninigarilyo ka na naman? Kaya ginulpi siya nito at dinala sa likod. At doon, kinadina siya. Umiiyak ang dalawang bata dahil sa nakikita nila sa kanyang ina. At ito na nakadena at hinatira ng pagkain ng kanyang bunsong anak na lalaki. Sabi niya, hanapin daw niya ang susi dahil natutulog pa ang kanyang ama. Ngunit hindi niya nakita ang susi dahil gumising na ang kanyang ama. At binigyan na lang niya ito ng radyo at kandila para maliwanag ang kanyang pagtulog. Hanggang sa lumaki ang bata, kinulong pa rin ng ama ang ina. Dinalhan niya ito ng mga pagkain. Sumasayaw din sila. Ang paborito nilang kanta ay Bahay Kubo. Kapag nanigarilyo ang ina ay pinapagalitan ito ng kanyang ama. Pumapasok na sila sa paaralan at inaalagaan ng kanyang ina. Binibigyan ng mga baon at binibuli naman itong kanyang anak na lalaki sa school kaya nakakita siya ng away dahil baliw daw ang kanyang ina. Nang umalis ang kanyang ina at ama, sinabulubungan siya nito ng bola at ang kanyang kapatid ay manika. Gusto sumama ng kanyang kapatid na babae sa kanila nung sila ay lumakad, ngunit hindi siya pinasama nito. Kaya parang nagsiselos ang kanyang kapatid. Sila lang dalawa palagi ang nag-uusap at pinasama ng kanyang ina. Ngunit laking kabiglaan nila dahil pag-uwi nila ay kinuha ng mga pulis ang kanyang ama at dinala ito sa presyento at doon ay ikinulong dahil pala nirape ng kanyang ama ang kanyang kapatid na babae. Matagal na pala ginagawa ito ng kanyang ama at hindi nila alam. Kaya laking lungkot ng kanyang ina. At doon na muna siya pinaglalagi sa kanyang auntie. Ayun ay advice ng taga DSWD. Kaya mag nagkakahiwalay-hiwalay sila, magkakapatid at mag-ina. Iyak sila ng iyak at lungkot sila. Malungkot na malungkot silang tatlo. At doon nga, sinumpong na naman ang kanyang ina ng kanyang sakit. Kumukuha siya ng kutsilyo dahil ayaw niya ibigay yung lupa nila sa mga tao. Kaya nagkakagulo na naman. At siya ay kinadena na naman siya.
Kawawa naman itong batang to. Siya na lang mag-isa ng buhay at nag-alaga ng kanyang ina. Siya ang nag-alaga, pinapaliguan niya ang kanyang ina at pinapakain. Pero masaya naman sila kahit silang dalawa na lang. Dahil mahal na mahal niya ang kanyang ina. Nag-attempt na tatakas ang kanyang ina. Ngunit hindi niya nagawa. Ayun nga, nag-aaral siya habang inaalagaan niya ang kanyang ina. At pumunta naman ang kanyang ina sa kanilang school dahil ito'y nakatakas pala. Hinatiran siya ng pagkain nito dahil gusto niyang alagaan ang kanyang anak na si Kirby. Exam pa naman yun. Kaya sabi ni Kirby, umuwi ko ka na muna doon, mama, at ako'y hindi pa tapos sa aking exam. Siya ay pinakain ng kanyang ina pagdating niya sa bahay at nag-promise na hindi na ito ikadena. Ngunit, bigla na namang sinumpong ng kanyang sakit. Kaya tumawag siya ng mga kapitbahay at pinagtutulungan nila itong ikadena ulit. Kaya umiyak nang umiyak ang kanyang ina at sinabi nitong, nag-promise ka na hindi mo na ako ikadena, pero bakit ikinadena mo pa rin ako? Dahil nga sinumpong na naman siya sa kaniyang sakit. Hanggang sa siya ay lumaki na, nasa high school na siya. At ayun nga, nag-aaral siya while nagtatrabaho sa kaniyang guro. At nag-aalaga ng kaniyang ina. Pinagsabay-sabay niya lahat. Ito naman ang kaniyang ate. Dumalaw sa kanila. Nag-uusap sila tungkol sa kaniyang ina. At ayun, kinadina pa rin niya kahit siya ay gumraduate na ng high school. At masaya-masaya ang kaniyang ina sa kaniyang nakamit na karangalan. At sa awa ng Diyos ay nakakuha siya ng scholarship para makapag-aral ng college. Kaya masayang-masaya ang kanyang ina para sa kanya. Ngunit nung siya ay merong project, gusto ng kanyang ina na sumayaw sila. Ngunit madalian kasi yung project niya kaya hindi siya sumayaw with her mother. Kaya nagalit ang kanyang ina. Nagkalat na naman. At yun nga, nag-iyakan sila. Nagtampo ang kanyang ina. Hirap na siya sa kanyang pag-aaral at sa pag-aalaga ng kanyang ina. Pero tinitiis niya ito dahil nga mahal niya ang kanyang ina. Hindi niya kaya iiwan ito at pababayaan.
years, nakalabas na din ang kanyang ina at nakalabas na din sa kulungan ang kanyang ama. At laking gulat nila at pumunta doon at tatanggapin na ng kanyang ina dahil ito'y napatawad na ng kanyang ina. Hindi naman mahirap ang magpatawad pero wala siyang magawa. Pero ang silang magkapatid ay hindi pa rin napatawad nila ang kanilang ama. Hanggang siya ay nakapagtrabaho sa Davao bilang announcer sa radio station. Namatay ang kanyang ama. At yun nga, nakauwi na siya dahil birthday niya. Na-surprise siya pagdating niya dahil sila ay naghanda. Naging masaya sila dahil kahit wala na ang kanilang ama, ay kompleto pa rin sila ng kanyang ate at ang kanyang bayaw at kanyang pamangkin. Masaya na ang kanilang pamumuhay. Ito yung handa nila at sila ay sumasayaw sa kanilang paboritong musika. So kahit ano pa ang unos na dumating, hindi natin dapat iniwan ang ating ina. Ang title ng kwento ay Kadena. At ito po sila. Ito yung totoong tao sa kwento. Thank you.